tayo. So ngayon, inaayos na, tinitignan na lahat yung mga dapat tignan bago siya i-fall wrap. So, update ko kayo guys kung ano magiging itsura niya after. I'm so excited. So sir, from Decal Republic po ng yes. Santiago City. So it meet Sir Aldwin. Sir, pa-explain naman sir yung mga lahat ng ginawa ng dito sa car para okay. Po. So this Honda City kasi this is modern steel metallic yung original colorway niya. So yes, client nag-decide na switch ng kulay siguro for change din. So ang natingin yung kulay is matte chrome blue. Okay so, po this sir. This is different from any shade of blue kasi sobrang yung finish nito is matte but then yung additional effect kasi nito is chrome. So yes po. Ang chrome naman sobrang flashy siya tingnan. Mm-hmm. This is matte. So medyo patay siya but then chrome pa rin inside. Yes po. Yung ito yung finish. Pag if you look at pag angular yung tingin mo minsan parang shiny siya. Yes po. Pag naarawan. So doon lumalabas yung chrome effect. Pero sa gabi naman is just matte blue lang talaga siya. So if you look at the bumper, above bumper ang ginawa namin dito is total chrome delete. So, dinichrome namin yung lining ng fog lamp. So, ito kasi, actually parang ganito na siya nakuha. Yes po. So, glossy finish to. Para contrast, ginawa namin siyang matte black. Then, ito lang, kasi repainted na siya, hindi siya suggested na i-wrap. So, binubahan na namin yung spray ulit, even yung emblem niya, glossy red, para mag-match dun sa panoramic roof. Panoramic. So isang... Yes po. Matte chrome blue naman. Yes po. So isang changes natin, sir, is the yes. Panoramic. Kadalas yung sinangyari for mga Honda variants, sinagawa na ng black and blue. So sa amin naman, yes, sir. For body color dominant, matte chrome blue din. Yung panoramic roof yung ginawa natin. So this is modern steel metallic dati. So ang ginawa namin, nirap namin siya ng gloss black. So yes. Para lang mag-match kasi I think medyo black tong tint ng hood. So nag-match sa panoramic effect hanggang sa bilo. Yes po. So etong ano din, side mirrors, ano din siya, ginawa namin gloss black both sides para mag-coincide dun sa panoramic effect. Nag-complement siya. Yes sir. So even the door handles naman, actually ito chrome siya. So meron na siyang garnish na nilagay. Suppose dito tagalin siya. But then, sayang eh. Yes so, po. So, it would look the same. Gagawin namin matte din. So, we decided to keep them na lang. Okay po. So, sa likod, actually, gusto ko itong binili nila. Ano na ito eh? Binili ito na smoke. Hindi ito film. So, ganda. Yes po. So, ginawa namin sa spoiler, of course, para magana din, mag-match sa panoramic roof. So, ginawa namin itong gloss black. Yes so, po. So, madali mo siya linisin. And then, even the emblems, if you would look at, logos, yung emblem niya, ginawa namin matte black. Of course, again, para mag-match. Kasi para lang may mag-iba lang ng texture, alam naman yung gloss na lahat. So, yes po. This is matte din to, even yung tatlo logo, ito rin gloss. So, and overall, so na, hopefully nakuha naman namin yung look na gusto ng client. So, feeling ko happy naman siguro sila. Yeah, happy so, again, po. Again, this is a transformation of Honda City from a motor steel metallic to matte chrome blue. Again, traffic kasi, this is more, if you would look at, of course, yung buong kotse, aesthetically, nagbabing kulay, pumunta siya. But then, it also serves another purpose kasi protection din talaga sa mga stone chips. So, ang adhesive life nito,
3 to 5 years. So yes po. After, let's say 3 years, nagsawa sila sa kulay, gusto nila pwedeng palitan. And you can still change it na yung top coat hindi nakapagay. Okay po. So, isang nanood din kasi ako ng about vlog kapag na, anong tawag dito sir? Is foil wrap po ba? Or hindi yes, po? Yes, actually, they call it foil kasi foil yung pinaka-generic term. Mm, yes po. Wrapping. Actually, vinyl po. So, marami na. Vinyl. So, obviously, it's a sticker pero it's meant for automotive talaga. Pang kotse. Yes, sir. So, kaya yung adhesive life, hindi ito yung typical na sa printing lang o hindi makapasa. So, this is meant for sa mga kotso talaga. Kasi, and this is bubble feed din. So, iba-iba rin brand, iba-ibang ano, quality din ng stickers. Tapos, sir, may isang question pa ako. Kasi sa ibang vlog na napanood ko is, sabi nila, if once na na-foil wrap, minsan pwedeng masira daw yung original color ng car. Yeah, for so possible po quality naman. Yes po. Nangyayari lang yun kasi if yung kotse is repainted na. Ah, okay po. So parang repainted na siya. Of course, ang nangyayari kasi, stickers kasi is much more cheaper kasi with repainting. Kasi kailangan kasi repainting, hirihain lahat, kasi sira na yung top coat, then ikukot na ano, ganun ang bagong gulay. So ito naman, advantage nito is actually napipreserve yung top coat. Ah, okay po. Eh, pag repainted kasi, hindi namin masyadong sinasuggest. It's up to the client to decide kung gusto niyang iparap kasi tendency, sobrang lakas ng adhesive nito pag talaga inakat nyo, baka sa mamay. Ah, okay po. Ito naman kasi OEM to, kasi ito yung original na, so feeling ko hindi naman ito makapekta. Ah, okay. Sure naman kami yan kasi we've had sa side quarters kasi ang dami ng kotse na after 3 to 5 years nagpapalit lang. Okay po. Pag tinanggal yung ano, tigas yun ang presyo. Ayun, yes, so... So, sir, ito po ba yung napapanood namin na lagi sa YouTube na Decal Republic or iba-ibang, may iba-ibang brand? Yeah, ang Decal Republic kasi is, I think it's one of, sila yung premier na car wrapping shop in Metro Manila. So, ang nagkaroon sila ng medyo mabilis na expansion. Yes po. Late last year and early this year kasi ang dami naging interested kasi nga medyo booming yung business. And yes nakikita po. Nila na... na so sobrang okay yung business, not for the business side lang, and then for aesthetic ng kotse, and of course sa protection din ng mga, ang dami kasi ngayon luma na yung kotse, parang ayaw nang gamitin eh, yes pero po. Isa namang way para at least ma-revive yung look lang ng kotse, which is car wrapping. Okay po. So, and then, di ka nababili ka ISABELA, isang branch, wala ba kami isang buwan? Yes po. So we officially opened, first time namin tumanggap was October 18 pa lang. Yes po. So ano, medyo heavy lang yung tanggap namin, mga malalaking kotse, and then ito yung pinaka-cute na ginawa namin. Oo nga po. Palapasin nyo, Corolla Cruiser yung ginawa namin. Totoo kami, meron kaming variation na kotse. Okay po. So ito yung pinaka-cute na gawa namin yun. Okay po. Lahat sa lahat. So sir, maging kwan na free to invite or i-advertise yung kwan po? So, if you want to visit us, we're located at Victory North, Santiago. So, Santiago yes, City. So, along Doña Aurora Street kami. Mm-hmm. Siguro, plug ko na lang din yung mga nearby shops kasi yes, yung landmark. Mm-hmm. So, pag galing kayo dito sa main road, ang landmark is Divisoria Salon. Yes po. So, going to Patol, dito kami sa kaliwa. Diretso lang. Yeah, pangalawang kanto sa kaliwa. Makikita niyo yung purple na bahay dyan. Okay, yun nga po yung... yun siya. So, if you're coming from... Mercury Drug naman, diretso lang kayo, makita niyo yung barangay hall, kanan kayo. Pangalawang kanto, sa school. Okay po. Then, of course, active din kami sa social media. Facebook namin, Decal Republic ISABELA. Same, email Decal Republic ISABELA. Instagram, Decal Republic ISABELA. Yan lang. Okay. If you have any questions, message lang kami sa inyo. Okay, sir. Sir Aldwin, thank you so much. Sa totoo lang, nabigla ako sa transformation ng aking car. So... highly recommended po si Sir Aldwin and Decal Republic ISABELA. Thank you so much, sir. Thank you so much po.